ating programang pangkalusugan. Kayo po'y nakikinig sa akin Monday up to Friday 7:30 to 8 dito po sa DWBL 1242 kHz. Hanapin niyo po ako sa Facebook kung nais niyo akong makita na on live sa ano po sa Facebook ninyo. Hanapin niyo yung aking Facebook page Patnubay sa Kalusugan. Pwede kayong mag-chat doon, pwede kayong magtanong at kung ano yung mga concern ninyo, kung interesado kayo sa ating mga products, doon kayo mag-chat sa akin. At ganun, kung anong topic na gusto nyong i-discuss ko para sa inyo. Ganun din sa aking YouTube channel, hanapin yung pangalang Rose Alfonso. I-click nyo po yung subscribe para ma-notify kayo sa aking mga bagong video. At para kung meron kayong topic na gustong ma-search, ay hanapin nyo sa aking YouTube channel. Kung gusto yung paulit-ulit yung pakinggan yung topic na yon, malaman ko ano natural remedy sa sakit ninyo, hanapin nyo ako sa YouTube channel Rose Alfonso. Ako po si Ma'am Rose, sa mga first time pa lang nakinig ng radyo, isa po akong health educator, hindi po ako medical doctor. Nagtapos po ako ng Bachelor's of Education degree, nagpatuloy mag-aral ng public health, at nagtapos po ako ng natural medicine sa Jensen International Institute of Health sa Escondido, San Diego, California. At nag-attend ako ng mga seminar ng natural medicine sa Waymar Institute sa May Sacramento, California and School of Alternative Medicine sa Palm Springs, California. Prevention is better than cure. We need education more than medication. Kaya ito po, sabi ko, magbasa kayo ng libro natin. Itong ating Natural Remedies Encyclopedia. Ito'y sinulat ng mga dalubhasa, mga doktor, para magbigay ng kaalaman kung paano alagaan ang ating katawan sa panahon ng emergency, may biglang na aksidente, inatake sa puso, na stroke, na food poison, malbalian ng buto, inaapoy ng lagnat, mga para makilala nyo kung ano yung sakit na yan. Para sa ganon, magkaroon kayo ng immediate action para masave mo ang buhay ng pasyente. Yung early recognition ng sakit, napakahalaga. Pagka tumagal tulad ng simpleng lagnat, yung palay dengue na. Pag dinala mo sa ospital, patay na yung pasyente, dead on arrival. Kaya itong Natural Remedies Encyclopedia na libro ay naglalaman ito ng 11,000 natural remedy, more than 700 diseases. Ang topic niya yung causes, yung nature ng sakit, anong preventive measure, anong natural remedy sa sakit na yon. Ito yung principle po ng good health, right living, mga important herbs, ito'y complete sa water therapy. Para marami pa kayong information na malaman dito sa aklat na ito, maganda po magkaroon kayo ng kopya. 4,800 ang halaga nito. Kaya meron kayong doktor na kasama sa bahay ninyo kung magkakaroon kayo ng isang kopya niyan. Pero tandaan nyo, no, may iba't ibang panglunas sa bawat sakit ng tao. Kaya pinakamainam, magpakonsulta muna kayo sa doktor. Nang importanteng gawin natin to, avoid self-medication. Mingi kayo ng payo ng inyong mga doktor. Tulad po ngayon, itong silita na naman, meron na naman siyang tanong. Ma'am, ano ang gamot sa sinisinok? Ang asawa po ganun, sinisinok daw ang asawa niya. Alam mo po, ang sinok or hiccup, ito'y involuntary contraction or pamumulikat ng muscle natin sa sikmura, yung diaphragm muscle. Pagka pinulikat yung ating muscle sa sikmura, yung vocal cord magsasara. Kaya nagpuproduce ito ng yon ng sound ng hiccup. Ang common causes po ng sinok ay napakabilis mong kumain. At saka kumakain ka, umiinom ka ng sobra. At maaring meron kang sakit na naiirita yung nerve na kumokontrol sa diaphragm mo. O kaya nagkaroon ka ng surgery. Meron kang abdominal surgery. Meron kang parabang general surgery na sinagawa sa'yo. O maaring na-stroke ka. Mga taong na-stroke, nakakarana sila lagi ng sinok. At saka maaring nakalanghap ka ng isang matapang na usok. O kaya meron kayong certain medication na iniinom, nagkokos ng sinok mo. Alam mo, karamihan po ng sinok ay nare-resolve naman yan. Short time, bihira lang ang na-emergency yan. Kaya dapat magpa-check up kayo sa doktor. Pag tumagal na yan ng 3 oras, nakaka-disturb kasi sa
sa pagtulog mo at sa pagkumakain ka. May mga home remedies sa sinok. Unang-una, kapag sinusunok ka, i-hold mo na yung breath mo. Huwag ka muna, i-hold mo ng matagal. Tapos pag hindi mo na kaya yung pag-hold mo ng hininga mo, di huminga ka na. Tapos uminom ka ng a glass of water, mabilis, lunok, mabilis ka uminom ng cold water. O kaya, hilain mo yung dila mo, kumuha ka ng malinis na towel, face towel, hawakan mo yung dulo ng dila mo, tapos hilain mo siya, ipul mo yung dila mo. O kaya, kumuha ka ng lemon, ito ay kagat-kagatin mo, sip-sip-sip-sipin mo. O kaya, mag-gurgle ka ng tubig, at maaring meron kang ano yung tubig, lagyan mo ng asin, pakuluin mo, langhapin mo yon. Isa rin yon. Okay, paalala mo na sa vitamin C. Alam mo yung vitamin C, napakahalaga niyan. Tumutulong ang vitamin C para mag-produce ka ng infection fighting white blood cells. Minsan magugulat ka na lang, tulad po yung kaibigan namin, bigla siya nagkasakit sa atay. Alam mo, infected yung atay niya. Nanghihina siya, akala dengue. Di lumabas na siya. Pag-uwi sa bahay, patuloy pa rin ang panghihina niya. Balik ulit sa ospital. Doon pa lang nila nalaman na may tama yung atay. Ngayon, highly infectious, hindi pwedeng may dumalaw. Kaya ibig sabihin po nito, hindi niya alam. Bigla na lang siya nagkaroon ng sakit sa atay. Ibig sabihin, hepatitis, infection of the liver. Kaya nagkakaroon ka ng infection due to low immune system. Mahina ang immune system mo. Tapos meron na naman kami isang kaibigan, may tumor daw sa utak, o operahin. Very healthy siya. Dahil mahina immune system, may bigla, nagulat ka. Meron kaming kaibigan din na nung nanganak siya, meron siyang lymphoma, cancer sa kilikil. Meron lumabas na cancer, mga kulani. After 4 years, kinamatay niya. Bakit nagkakaganon yon? Dahil sa, syempre, very active ka, nakalimutan mo na ang immune system mo ay humina dahil sa sobrang pagod mo. Over-fatigue ka. Dahil sa sobrang mong pagod, itong mga tinatawag nating harmful molecule, tinatawag nating free radical na nagkukos ng infection, nagkukos ng cancer, ay ito pala ang unti-unti nang sisira sa kalusugan mo. Itong mga free radical na yan, nagkukos ng damage sa atay mo, sa baga mo, sa utak mo, sa suso mo. Kaya ngayon, ang nagkukos ng degenerative diseases. Nagkukos ng TB, pneumonia, hepatitis B, ganon. Kaya ngayon, ang gagawin ng katawan, gagamitin niya yung vitamin C para lalabanan itong free radical na yan. Kaya kung nais nating merong pananggalang tayo sa sakit, dapat meron kang natural source ng vitamin C. Yung vitamin C po namin, 1,000 mg with rose hips. Natural ito, no? Ang pag-inom mo nun, isa sa umaga after almusal, isa sa gabi pagkatapos maghapunan. Kaya ito pong vitamin C, ito rin pa, ito yung nababawasan ng risk sa cardiovascular disease dahil sa pagtaas ng presyo ng dugo mo, lumulobo yung ugat, pumuputok, nagkakaroon ng aneurysm. Tulad ng Isabel Granada, naputokan siya ng ugat sa brain. Dahil sa sobrang taas ng BP mo, nahihila yan, lumulobo yan, umiimpis yan sa katagalan ng panahon, pwedeng mag-cause ng aneurysm. Mamamatay ka doon kasi magkakaroon ka ng internal hemorrhage. To prevent that, meron kayong high blood, meron kayong vitamin C. Sa mga nagdadalang tao para maiwasan ng complication, maaring maroon ka na, magkasakit ka, sinipong ka, nahawa ka sa sakit, para protektahan mo yung baby mo, dapat meron ka rin vitamin C. Pampaganda rin ng balat, pampigil ng wrinkles ng ating balat. Kaya maganda po, tulad sa atin, sa mga 40 years old pataas, tapos tulad ako, ako'y senior citizen na, kaya kailan meron akong vitamin C sa katawan, protection para protected ako sa pneumonia. Okay, balik tayo. Mabibili niyo po yan sa Lagman Building. Meron tayong office. Open yon araw-araw, Sunday up to Friday. Wag lang Sabado. From 7 in the morning hanggang 7 po ng gabi. Nandun po yung security guard natin, si Moss. Pwede kayong pumunta doon.
para bumili kayo sa kanya. Pero araw po ng Huwebes, nandun ako 10 to 12. Gusto kong makita, makausap nyo ako, mabigyan kayo ng payo, makabili kayo ng produkto. Puntahan nyo po ako mamayan 10 to 12 dito po sa Lagman Building. Paano ba pagpunta doon? Sakay lang kayo ng LRT. Baba kayo sa Blumentritt LRT Station. Nasa kanto lang Lagman Building. Nasa baba natin ng 7-Eleven, tabi natin ng San Roque Catholic Church. So, punta lang po kayo doon para makita ko kayo. Alam mo, pagka kayo ay nakakaranas ng sinok yung hiccup, ito'y nararanasan na ang tawag natin yung muscle spasm. Pagitan ito ng ating dibdib, ng ating chest cavity, at ng ating abdominal cavity. Naapektuhan ng paghinga mo, nagdudulot ng pagsinok, pero kusa naman itong nawawala. Ito pong hiccup, ang tawag po dito ay synchronous diaphragmatic flutter. Yun po yung medical term nun. Ano ibig sabihin? Ang hiccup, inuulit ko, ito isang synchronous diaphragmatic flutter or SDF. Ito po yung uncontrollable. Uncontrollable ito. Contraction ng muscle na nagseseparate sa ating dibdib at ng ating tiyan. Ito'y maaring several times per minute nagsisinok ka. Kaya pagka kayo po ay, ang diaphragm kasi natin nagko-contract, kaya nagko-contract ito para yung hangin ay ito ay makapasok. No, yung vocal cord naman natin, nagko-close yan, nagpo-produce ito ng ano yan, ng sinok, no? Kapag gaya ng ang sinok, tandaan po ninyo, pagka nakakaranas kayo ng tightening sensation sa dibdib or sa throat mo, ang alam mo yung sobrang pag-inom ng alak, 'di ba yung mga sobrang pag-inom ng alak sinisinok? Yung mga umiinom ng alak, 'di ba sinisinok sila? At saka yung sobrang pag-inom ng carbonated beverages, yung overeating din. Sumobra yung kain mo kasi pag lumaki yung tiyan mo sa sobrang kain mo, nagkakaroon ng pressure yan sa dibdib mo. At saka pag mahilig kang kumain ng spicy food, o kaya masyado ka na-excite, meron kang emotional stress, no? Yung smoking or sudden change ng room temperature, o kaya nakalunok ka ng hangin habang ikaw ay ngumunguya. Yun, magkukust ng sinok ito. Alam mo yung long term na sinok, dahil maaring meron kang nerve damage or irritation, meron kang respiratory condition, meron kayong central nervous system disorder, or meron kayong tumor or infection, meron kayong gastrointestinal condition, meron kang metabolic disorder or certain medication, yan ang nagkukust ng pagsinok. Ito'y natitrigger ng alcoholism, o kaya yung paggamit ng anesthesia. Yung aking bayaw, naoperahan siya sa brain, sa siyempre, general anesthesia yon, dahil dun sa sobrang anesthesia nga, nag-cause ng sinok-sinok sa kanya. O kaya, dahil meron kayong electrolyte imbalance, kayo ay nagtae, maraming nawalan tubig sa inyo, electrolyte imbalance yon. O meron kayong kidney failure. Yung mga merong kidney failure, nagkukusi ng pagsinit yan. O kaya yung sobrang paggamit ng tranquilizer, yung pampatulog, at saka yung mga steroid, mga allergy, steroid yun. Yung asthma, grabe, pag asthma mo, anti-allergy, steroid ang ginagamit doon. Sisinukin ka din. Minsan po, ang sinok, nakaka-embarrass sa publiko, kaya may mga treatment dyan. Paalala mo na sa lecithin, ha? Alam mo, ang lecithin, ito yung source ng choline. Ito po yung nagpo-provide sa ating utak para maging ano ko, para ma-promote yung better concentration sa area ng ating brain. Ito po ay para sa ating memory. Kaya sa mga estudyante, sa mga matatanda, elderly, nakaka-enhance ng memory skill ang lecithin. Ang brain natin, ang composition niya ay 30% lecithin. Kaya ako po nagtitake ako ng lecithin bago ako mag-almusal. Sinusundan ko ng 3 basong tubig para pot burner din siya. At saka maging alert ka. Kaya ka para maging alert ang utak natin, inom ka ng tubig, mag-lecithin ka, at mag-exercise ka. Yan po'y malaking tulong para maging maganda ang takbo ng ating utak. Pero pagpayat ka, inom ka ng lecithin after meal, no? Yan po'y available po sa Lagman. Alam mo, kung interesado kayo magpa-deliver ng ating mga produkto, mag-chat kayo sa akin.
sabi, oh, order ako ng lecithin, order ako ng vitamin C, order ako ng ganito, ganito, ganyan. Pag nag-order po kayo sa akin, i-chat nyo ako, unahin nyo muna yung, sabi ko, oh, sige, magbayad muna kayo sa Palawan Express o sa Cebuana, tapos ipadala nyo sa akin yung inyong control number. Pag pinadala nyo na sa akin yung kopya nyo, ay dadali ang LBC, i-deliver na sa inyo. Tapos yun, isi-send ko yung control number. Kasi po, sa experience ko, meron akong dinideliveran, hindi na po sila nagbabayad. Kaya ayoko na mangyari yon. So ngayon, pag kayo naman po nagbayad sa akin, automatic, ay pwede nyo akong kontakin. Eh kayo, hindi ko na kayo makokontak. Pwede nyo nang burahin yung cellphone ko, di ba? Yung number ko. Or ini-ignore nyo na yung tawag ko sa inyo. Marami po mga home remedies sa Sinok. Una, inom kayo ng cold water. Kasi yung cold water, masashock yung system mo dun sa cold water, titigil ang hiccup mo. Kasi yung tubig na yan, magkukos ng distraction at nakakatulong para tumigil yung sinok mo. Yung agad-agad, quickly, inom ka ng cold water, pwede mo lagyan ng honey. Mawawala yung sinok po ninyo. O kaya mag-gurgle ka ng cold water for 1 minute para mawala yung sinok mo. O kaya mag-suck ka ng piece of ice, gawin mong candy yung yelo. Makakatulong din pantanggal ng sinok yan. Yung malaking tulong yan. O kaya, ang gawin mo, inom ka ng glass of cold water, masyashock yung body mo, ma-stop yung hika. Pagkatapos, pwede kang, pag uminom ka ng tubig, pwede din uminom ka na ng cold water. Ang gawin mo quickly, ay ano yung, ano kayong para bang yumuko ka, o kaya habang nakayuko kang ganon, doon ka umiinom ng cold water. Itong opposite side, nakayuko ka na ganon, pag umiinom ka ng cold water, yumuko ka, makakatulong yan para matanggal yung sabi niya, bend down at the waist and put your head down. Then pag nakaput na yung, naka-head down ka na ganon, doon mo na inumin yung tubig na malamig. Yan po yung malaking tulong po yan, no? Kaya i-hold mo yung breath mo na ganon. Ito isang old age cure sa hiccup. Para mag-increase yung amount ng carbon dioxide sa bloodstream, makakadistract ito sa mind mo, ma-stop niya yung cycle ng hiccup, no? Kaya inuulit ko, mahinga ka ng malalim, i-hold mo as long as you can without letting na lumabas yung hangin. Tapos exhale mo dahan-dahan. No? Inhale and hold your breath again. Tapos dahan-dahan mong i-release. Yung iba po, yung isang kutsara ng asukal ay ini-swallow nila para ma-stimulate yung vagus nerve para makalimutan ng katawan yung tungkol sa hiccup. Yan po, no? Maring, o kaya isang teaspoon na lang ng brown sugar, i-hold mo yung spoon sa mouth mo ng 5 seconds. Unti-unti mo siyang, ilagay mo lang siya dyan. Tapos, i-dissolve mo yung asukal. Huwag mo siyang, without chewing. Parang, i-dissolve mo lang yung sugar dun sa bibig mo, no? Then, mag-sip ka ng tubig para matanggal yung hiccup mo. Yung iba po, ang ginagawa nila, yung sour taste ng suka, yung white vinegar, yan, pwede nilang itong, maaring nilalagay-galagay nila sa dila, mga 1/2 teaspoon ng vinegar, sundan mo ito ng glass of water, no? Malaking tulong para ma-stop po. Kaya yung peanut butter, ilagay mo lang sa dila mo. Pagkatapos po nun, hold mo yung few seconds, then swallow mo without chewing. Ha? Then sundan mo ng tubig na malamig. Yan. Paalala mo na po no, sa ating pong produkto, katulad po ng ating Super B Complex. Ang Super B Complex, ito'y different B1, B2, B6, B12, no? Ito'y involved sa generation ng energy mula sa metabolism ng food. Diba kaya tayo kumakain para lumakas ka? Ang ginagawa ng Super B Complex, yung nutrients dun sa food mo, sila po ang para mag-generate pa ng energy ikaw dun sa kinakain mo. Itong Super B Complex, ito yung nakakapagpa, diba, nanghihina kayo. Irita ka. Yung vitamin B complex, ito po ang pang-alis ng pagod.
pati sa nervous system mo, sa normal functioning ng hormone or neurotransmitter sa memory mo, para magkaroon ka ng higher mental functioning, super B complex. Sa digestive system mo, para mag-release ka ng gastric acid, para kung meron kayong problem sa digestion, mahina ang pantunaw mo, nakakatulong po ang super B complex. Magaganda yung buhok mo, yung balat mo, yung kuko mo. Kaya pagka nabubulukan ka ng kuko, hindi maganda yung tubo ng kuko mo, nangingitim, mag-take ka ng super B complex. Tsaka pag anemic ka, maputla ka, para sa formation ng hemoglobin, no? Kung mababang red blood cells mo, ang super B complex, tumutulong sa formation ng hemoglobin. Sa mga yung mga menopause, para makontrol ang hormonal fluctuation, mag-take ka ng super B complex. So, meron kayo morning sickness, nagsusuka ka, nagduduwal ka, at saka anti-depression ito, anti-stress supplement, ang super B complex. Anong pagkakaiba ng super B complex sa B complex? Siya po ay may kasamang vitamin C. Ito po, available to sa Lagman Building. Alam mo, ang ito pong sinok na to, inuulit ko, pwede itong pigilan. Dapat tandaan ninyo, ito pong palagi kapag ka ang sinok ninyo tumagal ng ilang oras o araw, magpakonsulta na kayo sa doktor po ninyo. Alam mo yung omega 3 fatty acid, ito po itinitake ko para ma-prevent yung blood clot. Marami kasing na-stroke dahil may bumara sa ugat, napigilan ang daloy ng dugo dahil may namuong dugo. To prevent that, yung pong omega 3 fatty acid. Ang omega 3 fatty acid, meron siyang anti-inflammatory. Bawa, meron kang eczema, may asthma ka, may arthritis ka. Lahat ng klase ng bukol or cyst, lahat ng klase ng infection, may dysmenorrhea ka, merong inflammation doon. Kaya to prevent inflammation sa loob ng ating katawan, dulot ng infection, ang trabaho ng omega 3 fatty acid, yung essential fatty acid na sa omega 3, ito po'y pumipigil sa mga nagkukos ng inflammation sa ating katawan. It's also good for the brain, nakaka-reduce din natin ang depression, ito'y nakakapagpababa ng cholesterol. So, mag-take po kayo ng vitamin C, omega 3 fatty acid, lecithin, tinitake ko lahat yan for my health, no? Nuulit ko po, kung kayo po ay may mga problema tungkol sa sinok-sinok, no? Kailangan po ito ay, yung po alam mo, yung ating activated charcoal, tinatawag natin, ito for medicinal purposes. Kasi pagka meron kayong bloated ang tiyan ninyo, hindi kayo natunawan, merong napanis na pagkain. Kasi pag mabilis kang kumain, ang bilis-bilis mong kumain, lalo na yung mga karne, nagtatagal yan, matagal sa tiyan mo. Yung hindi mo nadurog, matagal na nag-stay yan sa tiyan mo, yung pagkain hindi natunaw. Ngayon, yung mga bakterya ngayon, dahil mabubulok, mapapanis na yon, magkukos ng asim at dighay mo. Tapos magkakaroon ka ng gases. Yun po ay end effect, yung byproduct ng mga bakterya na nagkukos ng napanis yung pagkain di tiyan mo at hindi ka natunawan. Kaya ngayon, nagkukos din ng sinok yon. So, para mawala yung poison doon sa bituka mo na nagkukos ng dighay mo tsaka sinok mo, mag-take ka ng activated charcoal. Inom ka ng tatlong activated charcoal agad-agad. Alam mo, activated charcoal natin, hilang doon. Nakakatulong din yan para ma-filter out yung toxin at drugs sa katawan. Ito rin po ay tanggal ang pagkalising mo, nare-reduce yung alcohol content ng dugo mo, kaya pang-prevent ng hangover, pan-detox ito ng atay, pan-detox ng colon, pang-blood purification. Ito rin po sa mga drug overdose, sa food poisoning, antiviral, antibacterial, antifungal, itong activated charcoal, tanggal din ang bad breath mo dyan. Kung may skin infection ka, nasugat ka para maiwasan na natetano, kinagat ka ng aso pusa, hugasan mo kagad ng tubig at sabon, hugasan mo. After that, buburan mo ng charcoal powder. Tapos nang inom ka ng activated charcoal, agad-agad. Kaya kung may pigsa ka, may mga bako kang mga sugat na malalaki na ayaw gumaling,
buburan mo ng activated charcoal. Yan po ayon sa pag-aaral ng United States Department of Agriculture. Ito ay nagmamanage ng program related sa mga sinusubo sa bibig po natin. Ganon din po ang PubMed. Ito ay science-related journal. Meron silang medical line o database sa kanilang pag-research na pan-detox talaga ang activated charcoal. Ugali nyo pong makinig lagi sa akin 7:30 to 8 Monday up to Friday, DWBL 1242 kHz. Dito ang aking pong Facebook page, Patnubay sa Halusugan. Ugaliin nyo i-like at saka i-share. Hanapin nyo rin po ako sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click nyo yung subscribe para ma-notify kayo sa bagong video ko at malalaman nyo rin po kung ano yung mga natural remedies sa sakit po ninyo. Ako po, bumisita kayo sa akin sa Lagman Building every Thursday 10 to 12 para makausap ako, ma-check up po kayo kasi ang pinag-aralan ko po kay Dr. Bernard Jensen, yung aking mentor sa natural medicine, yung sisilipin ng mata, titingnan ng kulay tsaka shape ng mata. Nagbabago kasi ang kulay ng mata depende sa sakit mo. Kaya, pero hindi po ako nagda-diagnose. Pag nagpunta kayo sa akin, dapat sabihin nyo sa akin kung ano ang na-diagnose ng doktor. Sa pagsilip ko sa mata nyo, malalaman ko, malala ka na ba o hindi? Makikita natin sa mata nyo. Libre naman po yung consultation at makabili na rin kayo ng ating mga produkto. Ngayon po, dadako tayo sa food for thoughts natin bilang pagwawakas sa ating programa. Ang sabi po sa Isaiah 55:8-9, "For my thoughts are not your thoughts." Ang isip ko ay hindi katulad ng iniisip mo. Ang mga gawa mo ay iba sa aking ginagawa. Kung gaano kataas, for as the heavens are higher than the earth, kung gaano kalayo ng langit at ng lupa, ganong kalayo ang aking mga gawa. Ganong kalayo ang aking iniisip sa iniisip nyo. Kaya po ang sabing ganon, we need God in our life. We need God love, God's grace, and mercy. We need God's knowledge. Dapat ang isip ng Diyos ay isip din natin. We need wisdom and direction from God. Kasi yung isip ng tao, kakaiba sa isip ng Diyos. Kaya ang sabi, we need God strength. Kailangan natin ang lakas ng Diyos. Kailangan natin ang kanyang protection. Kailangan natin ang kanyang forgiveness. At sabing ganon, our God, our Heavenly Father, is not only willing but able to give us everything we need to enjoy life to the fullest. Kaya ang sabi po ni Abraham, this example of trusted in the Lord. Kaya nga po tayo, ang sabi nga, 'di ba, meron akong favorite text, no? Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not with your own understanding. In all your ways acknowledge God, and He will direct your path. Maaring ito yung interpretation mo sa nangyayari. Dahil doon sa interpretation mo, nagkakaroon ka ng maling direksyon ng buhay mo. Kaya anumang bagay na hindi mo naunawaan, kaya nagiging judgmental ka eh. Nagagalit ka doon sa tao kasi yun ang interpretation mo. Anumang bagay na hindi mo namatayan ka, nasunugan ka, bumagsak ang business mo, nawalan ka ng trabaho. So ngayon, you have to trust God. Magtiwala ka sa Diyos and then manahimik ka. Lagi mo, trust in the Lord in all your ways. Ano man nangyayari sa buhay mo, dapat magtiwala ka sa Kanya. I-acknowledge mo siya. Panginoon, bakit? Diba sabi, trust in the Lord in all your ways. Sabi nga na, lahat ng bagay, ipagkatiwala mo sa Kanya. Sabi niya, in all thy ways, acknowledge God, He will direct you in all your ways. Ililid ka niya, gagabayan ka niya, bakit nangyari yon? Kaya alam mo, ibig sabihin ng faith in God, nananampalataya ka, you don't need to question God, bakit nangyari yon? You need to ask, di ka dapat mag-doubt, kasi God knows
what He's doing. Alam niya kung anong ginagawa niya. Alam niya kung anong pinaka-best para sa atin. Alam mo, ang pwede mo lang gawin, stop, listen, stay cool, and wait for the direction of God. Diba sabi ganon? Commit your way to the Lord, He will direct your path. Trust in the Lord always. Sabi niyang ganon, ihabilin mo sa Diyos ang lahat ng iyong lakad, magtiwala ka sa Kanya, He will act on your behalf. Pagtatanggol ka niya, ililigtas ka niya, puprotektahan ka niya sa lahat ng bagay. So, ang gawin mo lang, trust God. Manahimik ka, yan lang pwede mong gawin. Stay faith and trust and hope. Yung pagtitiwala mo, ang pag-asa mo lang sa buhay mo, ay nasa Diyos lamang. Wala sa iyong sariling kakayanan. Magandang umaga po. Ako po si Ma'am Rosa, nagpapaalam na ang pagpapala at patnubay ng Diyos siyang sumaten sa buong maghapon.